Ano po, magandang araw po. Ang gagawin natin ngayon ay ang sikat na cheese donut. Narito po ang kumpletong listahan ng ating mga sangkap. At nakasulat din po siya sa ating description box. Bago tayo mag-umpisa at kung gusto mo matutong mag-bake at magkaroon ng sariling recipe, pa-subscribe lang po dito sa aking channel. Kung ready na kayo, tara guys, mag-start na tayo. Dito sa ating mixing bowl, ilagay natin ang 100 grams na all-purpose flour, 100 grams na bread flour, 30 grams na asukal, 2 grams na asin, 4 grams na instant yeast, 15 grams na powdered milk, 2 grams na bread improver, 25 ml na vegetable oil, at 100 ml na tubig. Ayan, kapag nailagay na natin lahat ng sangkap, haluin na natin hanggang sa mabuo. Inid lang natin hanggang sa maging smooth at elastic. Abangan nyo po guys sa mga susunod kong video. Isishare ko po step by step ang aking paraan ng pagninid para mas mabilis nyong mapakinis ang inyong mga dough. Kapag smooth and elastic na ang ating dough, i-rest muna natin ng 30 minutes bago natin putulin. Tulin natin siya ng 30 grams bawat isa. At kapag naputol na natin, bilugin lang natin. Pagkatapos, i-rest ulit natin ng 15 to 20 minutes. Ayan, kapag na-i-rest na natin, lagyan na natin siya ng palaman. So ang gagawin natin, palaparin lang natin isa-isa, tsaka natin ilagay ang ating cheese. Ayan, kapag nailagay na natin ang ating cheese, ibalot lang natin, i-roll lang natin ng ganito hanggang sa mabalot ng maayos ang ating cheese. Kapag naibalot na natin lahat, iayos lang natin, lagay natin sa tray, at pagkatapos, i-proof natin siya ng 45 minutes hanggang isang oras. Kapag pinapaalsa natin, takpan natin siya ng plastic para hindi mag-dry. So habang pinapaalsa natin, prepare na natin ang kanyang toppings. Sa isang bowl, maglagay tayo ng 1/3 cup na powdered sugar at 1/3 cup na powdered milk. Pagkatapos, haluin lang natin ng maayos. At kapag nahalo na natin, magpainit na tayo ng mantika.
Sa mahinang apoy, pritoin natin ang ating donut. Isang minuto bawat side. At kung may thermometer kayo, 170 degrees Celsius ang init ng ating mantika. Ang measurement ng ating mantika ay dapat hindi sumayad ang ating donut sa ilalim ng ating frying pan. So habang mainit pa, dapat i-roll na natin siya sa kanyang toppings para dumikit ng maayos ang asukal at ang powdered milk. So ayan guys, tapos na ang ating cheesy donut. Salamat po sa panonood!